Hi, hello everyone. This is Richard Solomon Pule, or Cha Solomon, the stroke survivor of Cha and My Narratives, yung YouTube channel ko. Well, to start with, I'd like to dedicate this video, this vlog. Medyo nakakalungkot pong isipin na kahapon, I've heard the news of a sad news of the passing of one of my high school classmates sa Tuguegueraw, Cagayan, in the person of Noel Tagyam. And maaaring hindi naman po niyo kilala siya, no? Pero siya po ay pumano dahil po sa sakit na COVID. And nakakalungkot isipin, we are living in a very trying times po ngayon. Actually, pumasok na tayo sa two years na tayo po ay nakakaranas ng ECQ, lockdown, and all these anti-COVID protocols ng mga government natin wherever you are. And nakakalungkot po talaga ang isipin na ibang-iba na po yung panahon gaya noon, na wala tayong mga pinapangambahan na katulad ng ganitong mga kalaban na hindi naman po natin nakikita, no? And the only thing that we could do right now is to prepare ourselves physically every day na paghandaan ang pagiging ang paglaban natin sa sakit niyan, to start off with ourselves. So kaya since last night, again, I would like to say my deepest sympathy and prayers to the bereaved family of our classmate Noel Tagyam sa Tuguegueraw, Cagayan. No? This vlog is also dedicated to all of you, the Tagyam family and clan. No? So, lahat po kami ay nakikiramay po sa pagpano ni Noel. Anyway, gusto ko naman po na baguhin po yung tema ng vlog na ito, other than I am dedicating this to our classmate, no? Gusto ko po, ano naman yung solusyon na dapat nating magmula sa atin, no? Hindi tayo dapat pumapayag na ganun na lang, na wala na tayong kalaban-laban. And this vlog also suggests to start fighting for this COVID disease, starting with our own selves, no? To prepare us for the next day, and the next day, and hopefully the next year or two, and even more, no? Muna po, dapat po ay paghandaan natin na lumaban, starting from sa sarili natin. At ano po ito? Kaya maiiba na po, aalisin ko po muna yung mga ibang nasa kaline up pong vlogs ko ngayon, at gusto ko pong mag-focus muna, at somehow siguro this would be part of my contribution sa ating lahat, hindi ko man kayo kilala. Ano po ang dapat nating gawin para makalaban dito? And the only thing that we could do right now is to find means and ways to strengthen our body and boost our immune system. Disclaimer, by the way, hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, pero marami na po dyan, ang lahat po ng vlogs na gaya po na sinasabi ko pertaining to health, despite that I am not a doctor, is through my YouTube channel, is makakontribute ako para makarating sa inyo na maaaring hindi nakakarating sa inyo through newspapers, magazines, kasi hindi naman lahat tayo nagbabasa palagi. Maaaring yung iba sa inyo ay sa YouTube nagbabase ng ano, no? O sa news. So kung hindi nyo napanood to sa news, hindi nyo nabasa sa newspapers or sa magazines, maaaring sa YouTube naman yung makarating sa inyo through my channel at sa iba pang channel dyan, no? Ng mga video creators like me. So, ayan po,
panoorin nyo lang po to. Meron po ako ngayon, ang topic ko po ngayon is yung 15 foods that boost the immune system, no? So, gaya po na sabi ko, kailangan tayo mismo ay maging handa. Okay? So, ito po yung tanging maliit na contribution para sa inyo. Isa lang po pakiusap ko, sana po, either bago mag-umpisa ito, or pagkatapos, kung meron po kayo natutunan somehow, ay may na-absorb kayong mga magkaragdagang impormasyon, paki-subscribe lang naman po. Subscribe na po. Malaking tulong na po sa aming mga video creators yan. Like and comment. Mag-comment po kayo para magkaroon po tayo ng palitan na opinion kung ano po tayo, paano tayo magkatutulungan. Okay? So, again, Remedyo Republic. Wala pa po akong video editing. Pasensya na po. Ibabaliktad ko lang po ang camera ngayon para po makita nyo naman yung ipapakita po sa inyo. No? Ito, i-share ko sa inyo. So, by the way, all the things or the vlogs or topics that I'm sharing to you are all founded articles, mga artikulo to na either mga doktor, bihasa na mga nutritionist or mga siyentipiko na na-publish na pong articles either sa internet, sa dyaryo, sa magazines. Kaya ito po ay all founded, no, scientifically founded articles also. Kaya, being a video creator naman, kami ay sinishare lang naman namin to. So, it doesn't necessarily mean kailangan eksperto ka sa bagay nito para mag-share ka ng ganito. Hindi po. Kami po ay nagsishare nito para po makarating sa inyo kung sakaling hindi nyo po nadadaanan or nababasa or nasasabi ng mga tao po sa inyo. Kung hindi po ito nakakarating, baka dito po makarating sa inyo at makatulong sa tao. Okay, so, pag-uusapan natin po ngayon. Diktarin ko lang po, no? So, papakita ko po sa inyo. The 15 foods that boost the immune system. So, ano po ang kailangan nyo mong gawin? Ito po mga pagkain na sinasuggest po ng article na to, no? Coming from Healthline, by the way, ay mga research po to, no? Kaya, pwede kayong pumunta sa grocery at sa palengke para bumili ng mga bagay na ito na masasabi rito kung meron po sa inyo. So, to start with, again, the 15 foods that boost the immune system. So, ano po ba yung immune system or immune system boosters? Ito po yung immune system boosters ay mga pagkain or mga paraan para po makalaban po ang katawan nyo sa mga maring mga kasagupa natin na hindi natin nakikita na mga infections like cough, colds, flu and other infections at kasama na ditong COVID, no? COVID. So, feeding your body certain foods may help keep your immune system strong. By the way, disclaimer, hindi po sinasabi na itong mga pagkain na ito ay siguradong mape-prevent po kayo na magkaroon po ng infection kasama na yung COVID. Ang sinasabi lang po ng article na ito ay para po makalaban pa kayo somehow at maging ang katawan nyo ay maging prepared para lumaban, no? So, kaysa hindi nyo po ginagawa ito, madali po kayong kapitan. Ito po, nakakalaban kaagad kayo yung katawan nyo at nakaka-develop kayo ng immune boosting energies and sa loob ng katawan nyo. Okay? So, that's why it says here, an important note, no supplement will cure or prevent the disease, but it can prevent you and protect your body to fight off COVID and other infections. Unang-una po, ano po yung mga 15 foods? Number one is citrus fruits. So, pag sinabing citrus fruits po, ito po ay may mga katulad ng mga kalamansi na available sa atin, mga lemon, oranges, yan po, mga dalandan, yan po yung mga citrus fruits, no? Bakit po? Dahil po, sila po ay rich sa vitamin C. At ang vitamin C is thought of to increase production of white blood cell. Ang white blood cell, kung hindi nyo po alam, yan po yung lumalaban sa mga infections na nasa dugo po natin, yung white blood cells. Pinapataas niya daw yung white blood cells and increase vitamin C in your body, no?
So kasama dyan grapefruits, oranges, tangerines, lemons, limes. Yan. Okay? So ano pa po? Bell peppers. Yan. Yung ano pa ang tawag dito sa Tagalog sa atin? Makopa. Either green or red. Yan po ay mataas rin sa vitamin C. No? And beta-carotene also. Yan mga red bell peppers. Likewise, broccoli. Ito po. Ang broccoli ay isa sa sinasabing pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Nang kumpleto halos ng vitamins yan, ng nutrients, and power pack yan, no? Vitamins with A, C, and E. And as antioxidants rin po, alam nyo naman po na ang antioxidants, pag sinabing antioxidants ang isang pagkain, yan po ay tinatanggal niya po sa katawan ang mga tinatawag na radicals, no? Antioxidant. Yan, garlic. Number 4, garlic. Alam niyo po ba na ang garlic ay isang natural na antibiotic or antibiotic? So, hindi lang po yung mga gamot antibiotic. Ang garlic po ay isang natural antibiotic. Okay? So, yes, ginger. Number 5 is ginger. Ang ginger po ay kilalang kilala na panlaban rin po at po sa mga karaniwang sakit like cough and colds po, no? So, lalo na kung yan, pwede rin po kayo magsalabat, lalo yung mga sore throat, kaya pong tanggalin yan. So, medyo makati na po yung ano nyo, lalamunan nyo, magkumain po kayo ng ginger or magsalabat po kayo, pagpakulo kayo ng ginger, no? Likewise, spinach. Spinach, gaya nga ng sa cartoon, si Papay lagi kumakain ng spinach kasi the truth is spinach is very rich in vitamin C also. Katulad ng broccoli. Number 7 is yogurt. So, kung alam niyo po yung yogurt, yung yan po, marami po nabibili niyan sa supermarkets, mga yogurt, no? Mga Nestle, meron rin po. Yan, para makita niyo po kung ano yung yogurt, ito po yan. Yan. So, marami available sa yogurt, ang Nestle na yogurt at ibang brands rin na actually sila ay very rich in probiotics, yung tinatawag na helpful intestine bacteria, no? So, yogurt. Yan, almonds, isa rin pong panlaban po pala yan. So, almonds, at napakaganda rin po niyan sa mga may hypertension, kaya lagi rin po kumakain yan, almonds. Sunflower seeds, hindi po katulad noon, mahirap humanap niyan, pero ngayon marami na po. In fact, nakakabili ako niyan time to time, pinapaparam butong pakwan siya. Maganda po pala ang epekto rin ng sunflower seeds, no? Kasi may phosphorus at magnesium siya. Turmeric, isa po sa highly recommended. Either iniinom nyo po parang tsaa or ayan, parang may mga capsules na rin, eh, no? So, kung ano man po ang gusto nyong gawin, marami pong variety ngayon ang turmeric. Marami rin po nabibili niyan sa palengke. Green tea. So, green tea, yung tsaa. So, maganda nga, sabi nga nila, mas maganda daw magtsaa ka palagi kaysa magkape. Because they are packed with flavonoids, which is also another type of antioxidant. So, the more antioxidant na pumasok mo, mainom nyo, mapasok nyo sa katawan nyo, the more po na mas mataas yung panlaban nyo sa mga free radicals at mga infections also. Yan, papaya. Yan naman ang advice palagi ng nanay. Kung kumain ka ng papaya araw-araw, bumili ka ng papaya araw-araw. Because, ang kagandahan niya ay sa digestive system natin. Kasi minsan, ang mga sakit ay nanggagaling mismo sa digestive system natin. Kiwi. Yan, although, I don't know, available naman siya dito, no? Pero ako hindi ko alam masyado kung paano pinaprepare. But, kiwi is said to be very high in vitamin K, potassium, folate, and essential nutrients and vitamin C also. Poultry, ang manok rin po. Ayan, mga poultry po, manok ay also magandang pag-ulam para panlaban rin po sa mga infeksyon. Ganun din po ang mga shellfish. Pag sinabi shellfish, crabs, ayan, mga lobsters, although medyo may kamahalan rin po yan. Pero kasama rin po siya sa 15 foods that fight off diseases. Gaya ng oysters, crab, lobsters, and mussels.
So yan po, hindi ko po masyado papatagalin. Ano-ano po ba uli ang 15 foods that fight off, that prepares your immune system? Shellfish, poultry or manok, kiwi, papaya, green tea, turmeric, sunflower seeds, almonds of course, yogurt, spinach, ginger, at ayan, bawang or garlic, broccoli, which is highly nutritious sa vegetable, red bell peppers or mga makopa, and last but not the least, of course, are the citrus fruits. Yan yung mga kalamansi, oranges, grapefruits, lemons, limes, yan. So these are the 15 immune boosters that can be available to your sarili-sariling bahay, sarili-sariling homes nyo, no? So with that, I hope meron naman po ako na ituro sa inyo or na i-share sa inyo pala na mga tips para po tumaas naman ang immune system nyo sa karaniyan sa na pwede nyo mabili sa palengke o sa grocery, at may prepare nyo sa sarili-sarili nyong bahay para po makalabang po ang katawan nyo sa infections. Okay? With that, maraming salamat po, and mag-ingat po kayo palagi. Huwag po muna kayong pumupunta sa kung saan sa mararaming tao. We are in trying times right now. Hindi po pa rin safe. Wala po tayong magagawa. Mag-ingat na lang po tayo. At prepare natin ang katawan natin na lumaban palagi. Huwag nagpupuyat. Huwag masyado nagiinom. Huwag pupunta kung saan saan. So, ingat po tayo lahat. As I always say, peace to everyone. God bless. And love one another. More so your families. Goodbye for now. This is Richard Solomon, the stroke survivor. Ingat po tayo na. God bless. Thank you.